mga Kalinga, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito ulit tayo ngayon, no? Hindi pa po tapos yung ating pa-interview session dahil nga isa na naman sa mga love team ang bibisitahin natin. At nandito po tayo ngayon sa bahay ni Rose Ann. Okay. So tatawagin po natin yung nanay niya. Ay! Hello po! Aha! Magandang, hindi pa pala hapon. Tanghali pa. Excited ako kumain. Charot lang. Ate, magandang araw. Pwede pong pumasok. Maraming salamat, ate ha. Ala, paano ba to? Ituloy lang? Pasok po tayo, mga Kalingap. Ito. May dala po kaming bigas. Kasama po natin si JP Alivio Vlogs, si Engineer Agul at saka si Gab Resera. Sila po yung kasamahan natin. Pasok po. Saglit lang mga Kalingap ha. May dala po kaming bigas. Rico. Hello po! Finally nagkita na tayo. Ano ba yan? Finally, nagkita na po tayo. Nakita po kita sa vlog. Nakapanood po kita. Ayan, fiancé po baga. Oo! Ako yung naatasang mag-interview sa mga ano. Isang araw po, nagpunta kayong salong-salong. Salong-salong ba yun? Oo po, nag-ano kayo ng bigas. Mm-mm. So, pinapanood ko yun. So, kilala nyo na pala ako. Kinala lang po sa mukha, pero sa mukha pangalan, lang. Kalimutan ko po. Charlotte po. Ako po si Charlotte. So kayo po ang nanay ni Rose Ann. Pasok po kayo, ma'am. Anong pong pangalan natin? Nora. Leonora Alvaro po. So Ate Nora. Tatawagin na lang kita Ate Nora. So Ate Nora, kamusta po kayo? Okay lang po. Okay lang? Lagi lang po bagang naulan dito sa... Oo nga ay. Hindi nawawala ulan. Maulan talaga dito, no? Nandito ang ulan sa Camarines Norte. Mm-mm, palagi lang. Palagi na. Napanood ko nga po yung nag-landslide po baga, dyan sa May Labo. May nadaanan din kami doon. Yung nadaanan natin na landslide kanina. Kawawa, ma. Mm-mm. Yung mga bahay po, natagalan ng lupa. Mm-mm. Kawawa naman sila. So ate, mag-isa ka lang dito? Isa lang po kasi hindi naman uuwi yung anak ko kasi may pasok. Nag-dorm siya doon. Kasama po ni Carla. Sila yung magkasama. So, hindi ka ba nalulungkot? Ikaw lang mag-isa? Kahit naman po nalulungkot, pa po magagawa. Kasi po. Bibisitahin na lang kita palagi. Nung sa ganun ay may katsikahan ka. Hindi ako pwedeng pumunta sa dahil may alaga pa po ng baboy. Ilang baboy po meron kayo? Ilang po kasi bisita ko yung dalawa kasi bansot. Nabansot. Salamat ate ha, sabi niya akin daw yung isang baboy. Ay, mamagbigay. So, ano po ginagawa niyo sa tuwing kayo lang po mag-isa? Wala po, nanonood ng TV. Kaya, cellphone. Kaya pumupunta pa ako kinasintya. Sa nanay ni Carla? Maritis. Ano ba? Maritis din. Maritis din pala. Hinatid kami ng nanay ni Carla. Nasaan po yung si Kuya Bal po? Si Kuya Bal ay busy po siya ngayon. Ako lang po, kami lang po yung naatas ang pumunta dito para kamustahin yung mga magulang ng ating Kalingap Angels. Tapos ma'am, napanood ko rin yung nagpunta kayo doon, napakalayo yung pang pinaanan ni Bay po. Si Rowell. Puro putikan. First time ko nga yun. Doon nawala pagka-arte ko ay. Ang layo talaga. Nag-iisa lang ma-arte sa Kalingap. Ako lang yun, pero nawala. Binago ni Kuya Man. Nawala ako ng tao kasi sigaw ka ng sigaw. Ano kasi puro na sa putik. Oo. Pero ano naman, nag-enjoy talaga ako doon. Exciting. Sayang po Ate Nora, no? Napakatukatib din pala ng nanay ni Rosan. Buti na lang, kasi kanina nag-iyakan na kami. Ayoko nang maiyak. Sampo. Doon kinaano, nanay ni Carla. Nag-iyakan kami. Pareho kasi kami emotional. Dito naman, tawa-tawa na tayo. Ay, salamat. Kaya sabi ni Engineer Agul, puntahan na natin yung nanay ni Rose. Sabi ko, saglit lang, gusto ko munang huminga. Gusto ko munang huminga kasi sumikip yung dibdib ko doon sa kwentuhan namin. Pero dito, iba po yung estilo natin.
kasi napaka-jamming ni Ate Nora ay. Meron ako kasi yung iyak. Drama yung iyak. Yeah. So, mahilig ka ba sa drama? Mahilig ka? Oo. Kaya lang, nakakaiyak naman yun. Oo nga ay. Wala na akong luha. Sayang ba Ate Nora? Nais lang po naming alamin, no, sa pamamagitan po ng ating interview ngayon. Dito mas lalo po nating malalaman yung mga hindi naman tunay na ugali, pero yung ugali nila bilang isang anak. At dahil si Rose Ann po, no, isa na din sa sikat sa Team Kalingap, dahil may ano na siya, may love team din. Anong masasabi mo? Ano nga ba si Rose Ann sa likod ng camera? Ano po, okay po siya. Kasi talagang pangarap niya naman po makapag-aral. Mm-mm. Kaya sabi ko sa kanya, tuparin mo yung pangarap mo. Huwag kang magbabago at saka huwag mo pababayaan yung pag-aral mo. Huwag kang gira sa sayong sarili, sabi ko sa kanya. At proud naman po ko sa kanya kasi po, masipag po talaga yung mag-aral. Kahit nga po walang baon, napasok po yan. Kaya lang po talaga ngayong college, talagang hindi ko po talaga kaya ang gastos. Ay, sobrang hirap po. High school lang po talaga ang kaya ko sa kanya. Pero parang hindi ko nga siya pinaghirapan kasi dalawin mo ilang taon po ako nagtiyaga sa kanya sa pagpaaral. Mm-mm. Kahit po walang-wala kami. Mm-mm. Nang makain, basta't makapag-aral lang po siya. Minsan nga po, sabi ko sa kanya, lalo na po yung grade 12 na po siya. Hindi po baga, malaki ng gas po. Oo nga. Sabi ko po maghinto na kasi hindi ko na po kaya. Ayaw niya po kasi sayang daw. Oo nga. Kahit po daw makagraduate lang siya ng high school, magtatrabaho na siya. Binig talaga ako sa kanila ay. Sa tulong ng Panginoon, may tao po pumunta sa amin upang hanapin kami. Yeah. Yan nga po ay si Edo po. Mm-mm. Ang kanyang scout. Mm-mm. Tapos pinasa po kay Kuya Ram. Kaya pasasalamat kami ng marami sa Panginoon dahil siya po ang naging instrumento para po mapuntahan kami ng taong tutulong sa amin. Kaya, oo nga. Salamat po talaga. Hindi niyo talaga inaakala yan. Noon po talaga grabing hirap namin para minsan nga po parang inaano ko sa sarili ko, susuko na ako. Kasi talaga? Parang hindi ko na po kaya. Talaga? Gano'n po kayo kahirap? Grabe po talagang dinaanan ko, halos po. Walang-wala po talaga kami noon, kahit anong gawin ko, wala na po talaga. Kahit ano lang pinagkakitaan ko, minsan nga po pinapakitan akong may-ari ng mga nyug po. Kasi naghahanap po ako ng mga laglag, inaano po yun. Nukurukupra po baga yung pinapusukan. Napagalitan ako, minsan po binaranggay na ako. Okay pa rin, laban pa din ako, pinapabayaan ko yung mga galit nila kasi kasalanan ko din naman po. Sabi ko, ayaw ko lang kami mabuto mag-ina. Kahit na lang, ano lang po pinagaw kong paraan, naghahanap ako ng mga gulay-gulay sa mga bulasan po. Naghahanap ako kahit ano pinagkakitaan ko, yung walis ting-ting po nagago ako noon. Basta hindi lang po kayo mabuto. Grabe po talaga dinaanan ko noon. Lungkot naman. Sabi ko mag-good vibes lang. Bakit ako bigla naiyak? Sabi mo po, hindi ako. Napagod na ako kakaiyak. Ayoko na. Tapos may i-interview pa kayo mamaya. Iyak na naman ako. Di lang. Talagang. Yung talaga ang kasaysayan ko noong mga panahon ko. Kaya marami po masasalamat ko ngayon kay Lord. Hindi po. Pasensya na kayo mga Kalingap. Emotional po tayo kasi malapit na po period ko. Ayoko na. Pag taga ganung mga hirap-hirap na yan, talagang hindi ko makakaligtaan na. Parang ang sakit din. Para po hindi maiwasan na kasi, talaga. Kasi kung minsan, parang tinitake for granted yung buhay na meron tayo ngayon. Kasi may mga araw din na parang ayaw ko sa buhay na meron ako at sa pamamagitan ko nito, mas lalo kong nasasabi na ang swerte ko pala kasi may mga tao pang mas naghihirap sa akin tapos ganito yung datingan ko. Parang bakit parang binabaliwala ko lang yung buhay na meron ako ngayon. So yun po mga Kalingap, no, this is also a wake up call para sa ating lahat na kung ramdam natin yung pagod, magpahinga lang po tayo. Huwag po tayong sumuko kasi di po tayo nag-iisa. At kung galit man tayo sa buhay na meron tayo ngayon, ay sana'y baguhin na po natin ang ganyang klaseng kaisipan kasi ang dami pa po nating mga kababayan na mas mahirap pa po kaysa sa atin. Kung sa bagay, iba-iba naman po yung buhay natin, takbo ng buhay, problema, pero hindi po ito yung dahilan para mag-give up po tayo, no? So,
So maraming salamat, napabilib ako kasi ilang beses ko talagang sinabi sa sarili ko na hindi pa ako handa maging isang magulang dahil mahirap talaga. At base po sa kwento ni Ate Nora at even sa mama ni Carla, ay hindi po talaga madali. Talagang no? Paras lang po ang ano namin, yung istorya po namin. Yeah, hirap. Ang hirap talaga. Marami po talaga. Yung ilang beses ka nang naparanggay para lang hindi kayo magutom. Opo. Ang sakit noon, ang sakit pakinggan. Opo. Natanggap ko naman po kasi kasalanan ko. Kaya po, kung babarangay ako, at pupunta ako sa barangay, makikipag-usap sa kanila. Kasi hindi naman po ako umakyat. Ang masama po doon, yung umakyat ka sa inyo. Nag-aarap na naman po ako ng mga, yung po pa mga laglag. Yung parang, talagang gagawa ka ng paraan ng sa ganun, hindi kayo magutom. O, halos po, inaabot ako ng ulan. Halimbawa, lasing pa lang ng madaling araw. Naglalakad na po ako niya, napakalayo, papuntang bundok. Inaabot po ng ulan, ang init. Minsan po nakain po ako, minsan alas. So sa madaling salita, kinakayod mo lang si Rose Ann mag-isa? Opo. Walang kaagapay? Wala. Siya lang po ba yung anak niyo, di ba? Nag-iisang anak? Wala man po kaming mahinga ng tulong kasi yung mga pinsan ko naman dito. Hirap din. Mahirap din. Yun. Talagang, mayroon po akong kapatid, yung nag-iisa naman, nandung naman po sa sur, ang layo naman, tatayo pa ng dagat. Kapit po, kahit po sa gabi, gabi pa lang, iniisip ko na, sana ba kahit kukuha bukas ng pagkain namin o paalawan ng anak ko. Mm-hmm. Sabi nga ng anak, mama, huwag mo naisipin niya, kahit wala akong baon, papasok ako, ayaw ko talaga mag-absent sa eskwela. Saan po kayo humugot ng lakas na loob, Ate Nora? Sa, kay Lord po. Lagi lang po ako nagdarasal. Sabi ko, Lord, bahala ka lang po sa akin. Kahit po ako nag-umaalis, sabi ko, Lord, samahan niyo po ako sa paglalakbay ko, nang makauwi ako ng maayos. So yung pagbabago ng buhay po ni Ating Nora sa madaling salita mga kalingap ay dahil po sa kanyang mataimtim na pananampalataya. Ano po yung dasal mo noon kung hindi mo po mamasarayin na maitanong ko na? Ano po yung palagi mo pananangin noon? Sabi ko po, Lord, tulungan po kami sa paghihirap ko po. Grabe na po ang paghihirap ko. Ano pong gagawin ko? Sana naman po gabayan niyo po ako sa mga lakad ko na makakuha ako ng kunting ano namin, pagkain po baga, wag lang kanya gutom. Masama naman po magnakaw. Totoo? Opo. Kahit po kunti, kahit 20 lang po, basta makaan lang po ako makabinta. 20 lang ang kita. Minsan po sa isang araw, minsan 50 pesos lang po nabibinta ko. Pinagano po yun, pinakakasya ako, nabili ako ng 1 kilo bigas. Mm-hmm. Tapos asukal, kape. Minsan nga po, hindi na ako kunakape. Hindi na ako kunakape. Tubig na lang na mainit. Mm-hmm. Basta wala lang ma-ano yung tiyan ko, hindi lang ma-gutom. Pero sa ano nga ni Lord, sa suporta sa akin, hindi ako pinabayaan. Para bang ang pakiramdam ko po ay lagi akong buso kahit wala, hindi ako kumakain. Ilang taon po kayo naghirap? Ay, grabe po, ma'am. Grabe talaga. Wala lang, maiwanan niya ng asawa, yung ama niya. 3 taon pa lang po, ako na po nabuhay dyan. 3 taon. Ang galing niyo po. Napahanga mo po ako sa galing mo. Napapahanga po talaga ako sa mga magulang na ganito, mga kalingap, sa totoo lang. Lalo na yung mga single mom, no? Hindi madali. Ako nga, nahihirapan ako sa buhay ko. How much more yung mga single mom na hindi lang isang anak. Marami pa. Tapos sila lang po yung, ano, sila lang po yung nagtataguyo. Pero po, ma'am, kahit ako ganito, hindi ako kinakaya sarili ko. Yun yun. Yun po yung rason kung bakit pinagpala po kayo. Kasi kahit anong mang meron tayo, katangian natin, kaanyuan natin, hindi po ito maging hadlang na magpatuloy, no? Marami na pong pagsubok na dumating po sa buhay ko, nandoon na po yung muntik na ako mamatay. Oo. Nandoon po yung sinugod na lang po sa ospital, hindi na po makakalakad. Kasi nga po siguro... May ano sakit kayo that time? Nakasakit na po ako dahil sa sobrang gutom po siguro. Oh, tapos yung isip po baga, hindi relax ang isip ko. Hindi sabi ako makalakad. Gusto. Ang mga kapitbahay ko naman, nagihingi ako ng tulong, hindi nila pinapansin. Ayoko na. Sinsya lang po nga, nagtulong sa akin, ma'am. Sinsya lang tulong sa akin, yung inang yan. Sinsya si Carla. Yun ang nagtawag ng ambulansya. Kung wala yan, baka matagal na akong patay. Bawa naman yung anak ko, ayaw ko naman iwanan yun na ganyan-ganyan. Yun, no? Yung bilang isang magulang, bilang isang single mom. Anak ka. Diyos ko. Ayoko na. Naiyak na. Sabi ko po, ma'am, hindi ka naiyak. Oo nga. Kasi, in-interview mo po, siyempre po, sasabihin ko sa'yo, totoo. Nung in-interview ko si Beyonce, buti na talaga, nag-overheat din yung phone. Kasi, iyak na din ako noon.
pero dito, ano eh, parang nag-double kill pa ako mga kaligaw. Gusto ko kung pag-interview ako, hindi ko napagsabay-sabayin. Kasi hindi pa natapos yung luha ko kang Carla. Dumako na naman tayo sa iba pang takbo ng buhay nila. Pero, pasensya na, I hope you don't mind. Napahanga lang po ako. Lalo na sa mga parents na ganito. Ang dami kasing mga parents na sukong-suko na talaga sa buhay. Okay. Kadalasan din mga nanonood sa atin ay mga ina din, lalo na yung mga OFW natin. Wala silang ibang inisip kundi yung pamilya din nila. Napakaswerte lang po ni Ate Cynthia tsaka ni Ate Nora kasi nga yung anak nila ay marunong tumingin sa pinanggalingan nila. Nagsusumikap din sila ngayon, silang dalawa, sila Carla at saka si Rose para sa pamilya niya, para sa pamilya po nila. So ano pong masasabi mo na napakaswerte niyo po sa anak niyo na si Rose, ano? Wala pa akong masabi kundi pasalamat po akong malaki sa Panginoon at saka po sa simple tumulong sa amin po, sina Kuya Balmatubang at si Ate Edna Vlog. Kay Kuya Rob po, proud na proud po sa kay Kuya Rob. Hindi po dahil kay Kuya Rob, siguro po, hanggang ngayon, nandun po sa may tabi ng dagat. At pinapalis na rin po kami doon. Kasi hindi nyo po maisip ko ano pang magiging buhay mo ngayon, no? Kung hindi po nakilala, natuklasan si, ano, si Rose Ann. Minsan po, lagi na po nag-iisip para masisiraan ako ng Rose. Sabi ko, kawawa mo po yung anak kong iiwanan ko. Totoo. Kasi maliit pa, walang tatay. Parang kung hindi mo mamasama, inais ko lang maitanong, dumating ba sa punto na parang gusto mo nang ihinto ang lahat? Opo. Itigil ang lahat? Oo. Gusto mo nang iwan, pero yung naging lakas mo lang opo ay si Rose Ann? Opo. Kung hindi dahil sa kanya, siguro matagal na ako sumuko. Kasi wala naman akong, yung lakas ng loob na para mabuhay pa po. Kasi mga pamilya ko, wala din naman. Hindi naman nila ako iniintindi. Nakalagayan ko. Siguro po talagang sino lang ang nito. Nakakatulong po sa akin. Sino nakakaalam. So yun po mga kalingap, no? Kung suko-suko na po tayo sa buhay natin, maghanap lang po tayo ng rason kung sino yung katulad ni ate, yung rason na hindi siya talagang sumuko, hindi siya nagpadala sa bugso ng kanyang damdamin, hindi siya nagpadala sa kalungkutan dahil kang Rose Ann. Ang laki po ng impact ng mga anak natin, no? Lalo-lalo na sa mga magulang. At saka, magdasal lang po, no? Para po kasing minsan po pag yung nawala na ako ng pag-asa sa sarili, para po may bumukulong sa akin. No. Dumaban ka, kaya mo yan. Mm-hmm. Sabi ko salamat. Hindi pa huli ang lahat. Totoo. Kaya hanggang ngayon po, ito ako, malakas pa man po. Kaya lang po, nakakalungkot nga po talagang lagi ako nag-iisa. Pero kasama ko lang po si Lord. Yan lang po kasama ko lagi sa gabi. Kung sa bagay, malungkot naman po talagang mag-isa. Pero pasalamat lang tayo kasi si Rose Ann, kahit nasa malayo, ay ginagawa niya yung tungkulin niya bilang estudyante at bilang isang anak. Anong masasabi niyo po na sa mga taong tumulong, sa mga sponsors, ay, maraming sa founder natin. Sa kanila. Maraming salamat po sa kanila, ma'am. Hindi po namin sila makakalimutan habang kami nabubuhay. Lalo-lalo po sa mga sponsors, sa mga viewers, sa lahat po taong tumulong sa amin. Maraming salamat po sa kanila. Dahil nandito po kami ngayon, guminawa po ang buhay namin. Sana, wag po silang magsawa sa amin. At ano naman po ang iyong mensahe sa iyong nag-iisang anak na si Rose Ann? Ang mensahe ko lang po sa kanya, dahil pinaganda ang buhay niya, huwag niya pong pababayaan na ang kanyang pag-aaral. Hanggang makatapos po siya, sana huwag na siya magbabago. Saka po, ano naman ako po sa kanya tiwala, kasi talagang noong pa man po talaga. Kasi pag po yung mag-aaral, kasi po, yun nga mga maestra po na sa kanya, natutuwa at hindi daw pala absin. Oo. Lagi daw po perfect yung attendance. Wow. Walang absin. Yung kahit po may sakit yan, hindi talaga nag-absin. Ako na lang ang nagagalit sa kanya. Mm-hmm. Kahit po may dalaw, nasakit po na. Mm-hmm. Pag nalabas po yung ano niya, namimili po yung sasakit. Talagang napasok po siya, ma'am. Ayaw niya po Masipag kahit po ba po yung ilog doon, sa pambuan, napasok po yan, napatid lang po ng motor. Mm-hmm. Ang galing. Ang galing, no? So lahat tayo, bawat isa sa kanila ay may natutunan po tayo, may nalalaman at mas nakilala po natin sila dahil mismo yung mga magulang na po nila ang
nagbibigay kwento kung anong klaseng anak po sila. So maraming salamat Ate Nora at pasensyahan niyo na po kung naging emotional po ako sa takbo ng istorya mo. Pasensya na po, nakaulo na po. Gusto ko lang tumawa. Mababaw lang po yung luha natin ngayon mga kalingap, no? Baka may dalaw din ako in the future. Pero maraming salamat kasi pinaunlakan po na Ate Nora ang ating kwentuhan ngayon. Naway nag-enjoy po kayo at hindi po ito yung huli dahil magkakaroon pa po tayo ng mga pa-part 2 na interview in the future po. So maraming salamat po. Di po ako inaway na Ate Nora. Di po. Ano po kasi namangha din po ako sa takbo ng story. Ako'y napabilib sa inyo at totoo po talaga na pag taimtim lang po tayong nananalangin if we, kung yung dasal lang talaga, no, ang laking power po niyan. So prayer works po talaga mga kalingap, and masaya din po ako sa naging buhay niyo po ngayon Ate Nora. Grabe po talaga pinagdaanan ko. Kahit kung nalaga pa ako, grabe talaga. Kahit ako sobrang tumating sa buhay. At least, kahit pa paano ngayon, gumanda. Yeah, yun po yung importante. So mga kalingap, maraming salamat po, no? Lalong-lalo na kay Kuya Van Santos Matubang. Siya po talaga ang founder, namumuno. Siya po yung naging unang instrumento kung bakit ang daming buhay na binago. And then sa anak niya, si Kalingap Rab, and then yung asawa niya po si Ate Edna. So maraming salamat po. At sa lahat po na nag-sponsors, nagmamahal ng Cedros. Okay. Maraming salamat. Dahil pinasaya niyo po ang nanay ni Rose Ann. Okay. So ano po, may ano lang ito, pasingit lang. Umiibig na po ba si Rose Ann ngayon? Abangan natin yan. Saan abangan? Abangan sa part 2 mga kalingap. Pag-usapan po natin yung love life ni Rose Ann. At dito mismo tayong magtatanong sa nanay niya. Sayang po, we will just end here mga kalingap. Thank you very much Ate Nora. And we will see you next time. This is our Kalingap Talks. Bye!